Gagala na naman po si Madam Gelay. Ito po ang aking day 3. Papunta po tayo sa bayan ng Calamba City, Laguna. Ito, papunta po tayo sa way ng simbahan. Pagkatapos po natin pumunta sa simbahan, tayo po ay pupunta sa bahay ni Dr. Jose Rizal at makikita nyo po yung aming banga, Calamba nga. Malaking-malaking banga po yun. At makikita nyo po ang iba't ibang lugar dito sa amin. Calamba City. Tarararararan, tarararararan. Ito na po. Para mama, dyan lang sa tabi ng simbahan. Ayan, ito na po yung loob ng simbahan ng Calamba. Ayan, napakalaki po niyan. O, ayan po, nandito na po kami sa loob. Parang yung mga patay. Oo, tama. Ito po, oh, mga madam, mga sir, meron po dito sa simbahan ng Calamba City. Kita niyo po yung kahit yung candle niya, oh, segregation na siya. Candle Honest Store. Kita nyo naman po. God see you. Be honest. Assorted color, 5 pesos. Oh. Yung mga color po siya. Green, blue, purple, pink, yellow, red. Yan. Kita nyo po. Oh. Kung magbabayad po kayo, meron po siyang insert your payment here. Mga madam, mga sir, kung napapasin nyo po, iba-iba po yung color ng candle. May mga meaning po siya. Papakita ko po sa inyo sa screen kung ano po yung mga meaning niya. Pinituran ko po siya. Ito po siya, ayan. Kumuha po kayo sa kanya, insert nyo lang po yung bayad dito. God see you. Yan. Ito po yung hulugan ng pera. God see you. Be honest. Ito po at pupunta po tayo dito at ating po sisindihan ang ating kandila. Yung mga color na kinuha kong candle. Yan. May mga ibig sabihin po, may mga meaning po ang candle na to. Papakita ko po yan sa screen. Kita nyo naman. Ito po, may papakita po ako sa inyo. Ngayon ko lang po ito nakita kasi nung ako'y pumunta ng bayan ng Calamba uli. Uli. Ayan, ito po o. Kung napapansin nyo po, yung dating simbahan po ng Calamba, wala pong ganitong himlayan. Ayan o. Oh. Ngayon po, meron na po pala silang mga ganito na himlayan. Hindi ko po masyado siya maipaliwanag kasi hindi ko naman po nakakausap yung mismong caretaker o yung mismong may-ari po dito. Pero isa po sa napagtanungan ko, yan, pwede po pala tayong mag-avail dito. Sa akin naman po kasi medyo maganda yung pwesto niya, yung lugar niya. Kaya, tingnan nyo po, oh.
siguro mag-inquire lang po tayo sa mga opisina ng simbahan, ng parokya ng simbahan ng Kalamba. Ito po yung parte ng simbahan. Kita niyo po, may mapapansin po kayo na may mga pera po nakalagay. Hindi po, ang alam, pagkakaalam ko po to ay hindi siya wishing well. Parang donation niyo po sa simbahan. Sa tuwing pupunta kayo dito. Depende naman po sa inyo kung gusto niyo magbigay o hindi. Ayan po. Ito po yung simbahan ng Kalamba. Kita nyo po, oh, napakalaki din po niya. Oh, sobrang taas po niya. Oh, grabe. Yan. Siyempre, pagkatapos po niyan, picture-picture po muna kami mag-ina. Ayan, nakikita nyo po ba yung simbahan ng Kalamba, City, Laguna? Ayan po ang aming simbahan dito. Pag inikot nyo lang po ito, ito yung pinaka-building po ng stage nila. Katabi po nila yung Banga, Kalambanga. Hindi po tayo makapasok sa taas kasi inarangan po nila. Medyo bawal po muna yatang umakyat. Ayan, may mga bangko naman po sila dito. Pero siguro, pag hindi na masyadong mahigpit, baka magpa-pasok na rin sila, pwede nang umakyat. Kaya hindi ko po siya mabidyohan na aakyat po ako doon. Tapos, ikot lang po kayo. Ayan, eto lang po. Nakikita nyo po ba ang ating yan bahay ni Dr. Jose Rizal? Yan, ito lang po siya. Halos dito po sa akin natatayoan ko ay magkakadikit lang po sila. Simbahan, Kalambanga at saka bahay ni Dr. Jose Rizal. Yan, yan po. At syempre po, hindi maalis ang picture-picture. Click, 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 click. Ito na po, pupunta na po tayo sa bahay ni Dr. Sir Rizal. Titingnan po natin kung papapasukin po tayo nila. At medyo alam ko po, dahil nangyari po yung mga quarantine na ganyan, ay talaga po tayo ay magta-try na makapasok sa loob. Tara na po, tatawid lang po tayo. Ito po, nagtanong po kami sa security guard. Pwede naman po na magpapasok na po sila. Ayan, meron lang po sila mga protocol. Kailangan lang po nating mag-log in sa kanila at mag-check ng ating temperature at syempre, alcohol. Ayan. Batang Rizal. The Child Rizal Bahay Kubo. Ito po yung wishing well. Ayan. Atin. Ayun, dami-daming money. Oh, mga lumang pera pa po yan. Ang lalaki. Kita niyo po ang wishing well. Ayan po. Oh. Ayan. Ito po yung kanyang karwahe. Pasok po natin. Ayan. Dito po sa entrance nila ay bubungad po sa atin yung lugar. Ayan. Hindi silent lang po tayo. Hindi ko na po kayang ipaliwanag sa inyo, mga madam, mga sir. Papakita ko na lang po sa inyo yung view sa loob ng bahay ni Dr. Sir Rizal. Ayan. Noong nag-aaral po ako dito, mas malimit po akong pumunta dito. Ayan. Kita niyo po, oh. Halos mga antik-antik na yung mga gamit nila. Pasok po tayo dito. Kita niyo po. Mga medyo
antik-antik na yata po ito. Yan po. Nakailam na po si Madam Gelay. O, kita niya naman, oh. Yan. Yung kanilang mga... Masarap pong mamasyal dito. Makikita niyo po yung mga kailangan ng pag-aralan. Nandito na rin po. Mababasa niyo po. Akyat po tayo sa taas. Dito po eh yung entrance lang po niya. Yan. Yung medyo alam-alam mo na para. Ito pong pinapakita ko po sa inyo, ito po yung pinagpasukan natin yung entrance. Yan, pag bumunta ka na po dito. Yan po yung mga makikita nyo. Kasi nung dito po ako nag-aaral, dati po, ito ang entrance niya. Yan, medyo sinara po muna siguro pansamantala. Yan. Yan, makikita nyo po yan. Doon po sa mga nagnanais na gustong makita ang bahay ni Dr. Jose Rizal, ay wala pong bayad. Huwag po kayong mangingi na pumasok. Marami po tayong matututunan. At makikita po natin yung kanyang mga antik na gamit. Marami po kayong matututunan dito. Yan. Pinapakita ko na lang po sa inyo kasi hindi ko naman po kayang ipaliwanag dahil alam niyo na, hindi naman ganun katalino si Madam Gelay. Yan po. Wala pong bayad pagpasok po dito. Basta ang mahalaga, dala niyo po yung vaccination card niyo. Yan po. Ito po, aakyat po tayo sa taas. Yan, pag-akit po ng hagdan, ito na agad ang bubungad sa inyo. Yan po. O, ayan ang bunso ko. Nakapasok kayo pa na yung picture. Yan. Ayan po yung mga gamit niya. Ito po yung mahabang lanesa. Kanilang mga plato, kita nyo naman mga antik-antik pa. Yung mga gamit po nila, oh. Bakit ka nagsasakit? Ilang pupasok dito? Ito po yung kanilang lutuan. Ayan. Yan. Dito naman po tayo. Kasi po nung ako po yung nag-aaral dito dati, pag namamasyal po ako dito sa loob ng bahay ni Dr. Serital, may mga nakalagay po dito sa tapat ng pintuan. Kung saan po yung kwarto ni ganito, ni ganyan. Saan po yung kanilang palikuran, ganun. Silipin na lang po natin, pakikita ko po sa inyo para aware po kayo. Yan. Ito po ay isang kwarto. Antik na kwarto. Yan. Nakalagay po dito, ito po ang silid-tulugan ng siyam na kapatid na babae ni Jose na sina Saturnina, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Concepcion, Josepa, Trinidad, at Soledad. Tulad din ng silid ng mga lalaki na maliit ito at iisang kamangyari sa Nara. Saan ang pinakamatanda sa magkakapatid? Ang may pribilehiyong matulog sa kamang samantalang nalalatag naman ng banig sa sahig ang ibang kapatid. Ayan po. Mga antik po talaga yung mga gamit nila. Tapos pag umikot po tayo dito, ayan, dito po yung makikita natin. Ayan.
Dito naman po, kung tawagin nila ay sala. Ayan po. Sala. Dito daw yung tinatanggap ng mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ng pamilya. Ayan po. At dito naman po ang kwarto ng mga lalaki. At ito naman po yung kwarto ng mga magulang. Yan po. Kita niyo naman po yung mga gamit nila. Ito talagang napaka-antik po. Ito mo, makikita mo. Lalabas na po tayo sa kanilang mga kwarto. Pagkagaling niyo po doon sa may pinaka-kusina niya, paglabas niyo po dito, ito po yung pinaka-palikuran po nila, kung tawagin nila yung CR. Ayan po. Meron din po dito sa kabila. Palikuan naman siguro po. Kasi puro, ano na siya, mga banga na po. Pag umikot ka naman po dito, makikita nyo po yung harapan ng kalsada. At saka yung kung wishing well nila, ayan po yung pinaka-ano ng papunta po dun sa balon, sa baba. Nandito po kasi tayo sa taas. Ngayon, iikot po tayo dito. Ayan, ito po yung pinakalabas na ng bahay ni Dr. Jose Rizal. Ayan po. Ayan, nandito na po tayo sa labas ng bahay ni Dr. Jose Rizal. Pag bumaba ka po dito, may makikita ka pa pong malaking space. Ayan, nakikita po nyo yung kapaligiran niya. At nandito po siya naglalaro nung siya'y bata pa. Ayan. Ito po yung bahay po ni Dr. Jose Rizal. Ito po siya naglalaro, sabi ng mga matatanda na siya'y malibig sa bahay. Yan po yung kabuuan ng bahay ni Dr. Jose Rizal. So, nakita niyo po yung pinakalabas ng bahay ni Dr. Jose Rizal. Yan, pinakita ko nga po sa inyo kanina. Malapit lang po dito yung kalambanga, yan yung malaking banga po na may mga nakasulat na bawat barangay at katabi po niya ang simbahan ng Kalamba City. Yan. Ito po yun. Nandito po kami sa area ng bahay ni Dr. Jose Rizal. Yan po. At syempre po, hindi malilimutan bago tayo mag-exit sa bahay ni Dr. Jose Rizal. Habang naglalakad si Madam Gelay, shout out, shout out, shout out muna po tayo. Mga madam, mga sir, shout out muna po kay D. G. Kuda at kay Franz Paris. Shout out din po kay Music for Every Mood at kay Adi Rides. At syempre po, shout out din po kay Kwapki Tabi Professionals. Paano po ba yan, mga madam, mga sir? Huwag niyo pong kalilimutan na paki-like at paki-subscribe ng aking YouTube channel. Paki-click na rin po ang bell para mag-notify po sa inyo ang aking video. Bye-bye! God bless!